Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Halina, tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang lumikha at tagapamahala ng Tanang Umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong away aming maranasan at ipagkaloob mong ikay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pampiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtityaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip
at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na lubusang hinirang ng Diyos. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Panginoon tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoon Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit. Opo ng iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo na sasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang pinataglay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga maihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang makakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami ngunit hindi kayo tumatangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinabi niyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinabi ninyo, masdan niyo ang taong ito. Matakaw, maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayon man ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid,
Ngayon po, sa mga pagbasang napakinggan po natin, lalo't higit sa mabuting balita ayon kay San Lucas, para po madali po nating maunawaan ng konteksto, meron ba kayong mga kilalang mga tao na walang pakailam? At kung sino pa yung mga taong walang pakailam, sila pa yung mga judgmental. Diba? Example po, ginawaan mo ng kabutihan. Siyempre, hindi ka naman nag-e-expect. Pero wala silang pakialam, nonchalant, sabi nga ng mga kabataan. Dinala mo na sa tama, wala kaming pakialam sa iyo. Itinama mo na, wala kaming pakialam sa iyo. Mga kapatid, ito po yung kinakatakutan ng ating Panginoon. Ito po yung ayaw din nating mangyari. Yung bang meron na tayong ginagawang katotohanan, meron na tayong ginagawang kabutihan, pero wala tayong pakialam. Panawagan ng Diyos, narito na ang kanyang kaharian. Panawagan ni Jesus, magbago't magsisi ng kasalanan, ginagawa po kaya natin? O ang ginagawa lang natin, puro tayo pamimintas. Wala ka na ngang pakialam, pintas ka pa ng pintas. Tulad po ng nangyari sa mabuting balita, tinugtugan ng plauta ngunit hindi sila sumayaw. Nananambitan ngunit hindi sila tumatangis. At ito po ang nangyari sa mabuting balita na ito sa ating Panginoong Hesukristo. Nakita ng mga tao na si Jesus ay nagtuturo't nangangaral, pinintasan pa. Si San Juan Bautista, nagtuturo, nangangaral din, nag-aayuno, hindi umiinom ng alak, sinabihan ng baliw. Ganon din ba tayo, mga kapatid, sa ating kapwa? Kapag gumagawa sila ng kabutihan, wala tayong pakialam. Imbis na pasalamatan natin, ano ginagawa natin? Pinipintasan pa natin. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, do we really identify Jesus in doing good works? At sa paggagawa ng mabuti ng ating kapwa, nakikita ba natin doon si Jesus? O baka tayo naliligaw? Baka tayo nawawala? Baka tayo yung totoong baliw? Tayo yung mga walang pakialam? Mga kapatid, panawagan sa atin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Panawagan palagi ng Diyos, kahit hindi tayo palasimba't paladasal, magkaroon tayo ng pakialam. Dahil ang Diyos ay mayroong pakialam sa atin para tayo'y maligtas, para tayo'y mapunta sa kanyang kaharian, para tayo'y mapunta sa tamang landas ng ating buhay. Mga kapatid, ang pangingilam ay hindi po lamang tayo'y makapanira ng ibang tao. Pangingilam natin upang tayo'y makisangkot sa paggawa ng kabutihan at hindi ng kasamaan, sa pagpupuri, hindi sa pamimintas, sa paggawa ng tama at hindi panghuhusga. Ito po, mga kapatid, ang panawagan sa atin ng mabuting balita. Kaya po, ano po ang sagot po natin dito? Ito po yung sa unang pagbasa natin kanina kung pinakinggan natin ng mabuti. Gagawa tayo ng kabutihan kung walang pag-ibig. Ito'y walang saysay. Bakit ba mayroong mga taong palahusga na mga tao? Bakit ba mayroong mga taong walang pakialam? Kasi walang pag-ibig sa kanilang puso. Kapag walang pag-ibig, palapintas. Kapag walang pag-ibig, walang pangunawa. Kapag walang pag-ibig, walang nakikitang maganda. Kaya po mga kapatid, ang sagot sa kapupunan ng mabuting balitang napakinggan natin sa ngayong umagang ito ay pag-ibig ayon kay Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Pag-ibig ang kapupunan ng paggawa ng kabutihan. Pag-ibig ang dahilan kung bakit ka may pakialam, kung bakit ka may concern, kung bakit ka responsable. Kaya ka nakikisangkot, kaya ka sumasali, kaya ka nakikiisa dahil sa pag-ibig. Bakit ka ba hindi manghuhusga? Bakit ka pupunta sa tama? Kasi may pag-ibig ka sa iyong puso. And if you suspend your concern to other people, wala kang pakialam at wala kang pag-ibig.
mga kapatid, ang ating pakikisangkok ay dahil mayroon tayong pag-ibig. Kaya po sa huling bahagi ng ating pagnili, mga kapatid, may pag-ibig ba talaga sa ating puso? Kung meron tayong pag-ibig, meron tayong pakialam at meron tayong pangunawa na hindi nang huhusga. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, pag-ibig ang panawagan ni San Pablo upang maunawaan natin ang Diyos sa totoo na ating Panginoong Hesukristo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating. Sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Sa bawat panalangin nating tutugon, kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa malwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa pag ng buhay na walang hanggan. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming nasa langit, inaanyahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithay at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda
upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banalungalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taong likha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahihintulot na makakabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Piging na ito, ating pagsaluhan, ang katawat ko ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos. Ating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ating pagsaluhan, ang katawad ko ni Jesucristo.
ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain dugo ni Kristong putin, inatihating pagkain, katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito ating pagsaluhan ang katawat dugo ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at ang ulan, Panginoon Diyos nating lahat. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga kaloob naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako na noon sa binyag na ika'y kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal at namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin.